Ito na mga kaibigan, yung mouse ng konti. Yung mouse. Yan, dali. Nawawala sa sarili, par. Nawawala sa sarili yung tropa natin. Sorry po. New Era versus Finesse Emperors. Game number 2 na tayo dito. Makabawi kaya ang Finesse Emperors. Yan ay ating malalaman. Pero for now, paalala ko lang muna. For New Era, Andre dito for Thames, Zach dito for Valir, T-Zix for Hylas, Aris naman dito for Masha, at Mats for Kimmy. Para naman sa FNS Emperor, sa red side, 8666 for the Jawhead Kuroko, for the Grok Roro 777, for the Xborg, Ayong God, para sa kanyang Bruno, and Admiral Doy, para sa isang Odette. Hindi pa tapos ang laban, mga kaibigan, 4v4, pero uy, na-hold ni Odette yun, mukhang naging maganda pa nga para sa kanya, and the first blood para dito sa FNS Emperor. Uy, nakapag-flicker pa nga si Admiral Doy. What up, yat happy ballers, mga kaibigan. It naging maganda talaga yung pili ng Udit na huhold tapos nagpapasapasan sila nung nota. Oo, ang laki-laki ng nota mo, idol. Grabe din, medyo laking nota eh. No? Ang laking nota niyan, pinagsasalo-saluan. Shoutout din kay Armin Resio Toriyama. Kaninang nota yun? Kay Zeus. Sa akin. Sa iyo yun eh, lalay. So, walang laman yung nota ko. It's a G-clef. ang pau hangin. Pero Aris ah, dito dalawang kalaban, mukhang dalawa pa naman yung buhay niya, medyo makunat, and yung physical damage ng isang Masha is nabuff rin naman. Mm-hmm. So marami tayong kakaabangan dito sa Masha pick ng New Era. Pero for now, FNS Emperors, lamang sila sa early stage of the game. Mm-hmm. Sobrang na-maximize nila yung paghawak ng isang Odette. Oh, and naging maganda yun para sa kanila. Tama dyan, mga besties. Ayan, sa mga nagko-comment dyan ng nota. Mga besties, hindi po nota ang sa akin. Ayan, galeon po ito, galeon. Alam mo yun, lion, galeon. Lion. Yeah. Galeon po itong sa akin. Pagkatapos ng ulo, buhok agad. Ayun, talaga naman. Buhok agad yung ano, yung nakikita ko. Siyempre, pag ulo, buhok, sombrero. Ano ba iniisip nyo? Iniisip nyo, diba? Pagkatapos ng ulo, buhok agad. Malamang, alang-alang, pag hindi na buhok yun, kalbo ka na nun, diba? Walang masasakal. Yari, pero eto na nga, si Zach kumanta ng On The Wings Of Love, naitulak lang dito, mga kaibigan, yun yung mahirap eh. Pag naitutulak ng Valir habang nagko-concert dito ang isang Odette. So, kailangan niya talaga na magkaroon ng free space para mabigyan yung mga fans niya dito ng isang malupitang kanta, ang Black Swan. Pero, nako. Mahirap. Pero for Admiral Doy dito, ayos pangalan na ito eh, no? Admiral Doy. Pagka di sa kanya, magandang timing lang din. Yung nga lang, kailangan naka-pure. Ay, may flicker naman pala siya. So okay lang, kailangan lang talaga dito makancel kagad ng New Era yung Odette dito bago pa niya matapos ang kanyang Honda Wings of Love, kumbaga. Siyempre kasi isipin mo, si Odette naghahanap ng ano yan. Kumbaga yan, si Regine Velasquez eh. Hinahanap niya yung Ogiel Cassid ng buhay niya. So Kuroko dito, bilang tank, kailangan niyang suportahan si Regine Velasquez dito para malupit yung pagkanta niya, di ba? Kasi pag pinabayaan yan, matutulak lang yan. Ito na nga, mga kaibigan, mukhang bibitaw na ang kantahan. Pero hindi, sinipa lang ng bola para maramdaman mo ang sakit ng ano, sakit ng iniwan, sakit ng binigyan ng oras pero hindi ginawa. Pero ito na nga, mga kaibigan, bottom lane, mukhang bibigyan nila to. Mukhang aalis na rin yung tropa kasi papunta na yung tatlo. So, 3-0 in favor of the FNS Emperor. Pero kahit pa paano, lumalaban pa rin ang New Era sa pagkakataon na to. Oo, yun nga lang, mga bestie wap. At tingnan naman natin, mukhang makakabawi naman ng Finesse Empress at napaganda pa nga yata yung Odette sa kanila dito. At damage is real, kumbaga. Diba talagang sa ngayon sa mundo ng Mobile Legends, marami ng pwede makita. Dati pa naman maraming manloloko, mga bestie wap. Pero at least, marami na ding maingat. Marami nang maingat, marami nang hindi nadadali ng poser. Pero eto na nga, mga kaibigan, bottom lane, mukhang mabibigyan ng isang glorious pathway pa nga dun. Yung catapult, yung cat, normally nyo, makatakas kayo, pero Kuroko will fall down. And it's a kill para dito sa tropa ng New Era. Nakalamang pa rin, kahit pa paano, nakakuha pa rin ng, uy, isa! 4-3! Hindi tumama. Muntik na, kinabahan lang ng konti. Pero yun, si Admiral Doy nadalin, lambot. Pagka na-stun ka talaga ni ano ni Hylus doon, wala na siyang kawala. Unless bitaw na lang yung ulti niya, wala siyang ulti. Wala ding flicker. So, hintay ka na lang talaga mamatay pagka ganun. Pag ganun, harakin rin na lang sa damuhan para kunyari hindi halata. O kaya magpadulas ka, marami naman lumot dyan eh.
Para ikaw matay na yun, para ganun, di ba? Pero lamang pa rin sa kills. Ang tropa ng FNS Emperor dito. Pero ngayon, eh, mahirap na para sa FNS Emperor, lalo na napapatay nang napapatay yung mga ano, yung mga heroes dito. No, so, tama. Kailangan ingat-ingat lang. And speaking of kill, eto na naman sa middle lane, ang bakbakan. Mga kaibigan, oh, tinamaan dun! Kung binigyan ng nota. Tinamaan yung ano, tinamaan yung minion, mga besties. Eto, Turtle is now up, mga besties. So, pero yun nga lang si Andre yata dito, trying to escape for his life. Pero buhay ang bata, mga besties. Yung Turtle, half-life na. Baka ma-reset. Reset na lang. Yan, reset na lang. Oo, may lasing talit yan eh. Pero ito, nasa abilang banda naman pala. Pumasok agad si Deity. Walang mga kampi pre. Naupo, asa na mga tropa ko. Naku, kakampi ko lang sarili ko. Ito na lang, si Hylos na lang din. At least that's a 1-for-1 trade, mga bestie wap. Pero yun nga, shoutout muna dito kay Josh Baradian. Happy birthday po sa'yo. Ayan, happy birthday, idol. Dahil sa birthday mo, Turtle has been slain by Kimi. Pero op, mukhang mapapatay si Tamos dito na ilagan ni Roro77 ang mga arrow dito or ang mga rocket. Pero Masha, gumagawa ng objective sa taas. Ayong gal, pag pumunta siya doon, may mabibigyan siya. Pero wala pa rin nagde-defend nung top lane. Anong gagawin nga naman nila? Kundi dadating si Deity 666 si Ayong gal pa nga rin dito. Opo, suntukan lang na mga pwede rin naman. Ares! Napatay si Bruno dito, kinalmot mga Messi. Lalaban ha, ano bang dapat gawin kundi mag... Tulungan. Oy, sarot kay Semi! Sarot kay Semi, mga besties! And Luis, Luigi Semi. Ito, speaking kanina kasi syempre, di ba? Uy, naku po, mamaya na pag-usapan. Grabe naman din pala na yung damage dito ni Admiral Doy, mga best cap. Oh, talagang damage is real. Semi, kakakwentuhan lang namin ni Herb dito. Baka pwedeng ikamusta mo din ako, Semi. Ayan, tama. Sarat kay Luigi Semi, mga Binkel. Pero alam mo, bakit ang lakas na nung damage ni Admiral Doy ni Odette? Kasi may mga ano na siya, may mga guest na siya dito. Nandun na si Shanty Duke, talagang kompleto na, kaya medyo malakas na bigayan dito ng isang Odette. Medyo kailangan na rin nilang ilagan yung kantahan. And for this one, 5-5 naman ang ating score. Lamang ang Nuira sa pera with the 3K lead. And sa tower, lamang talaga Nuira kasi naka-apat na sila, samantalang FNS Emperor wala pa nababasag kahit isa. Roro 7-7, mukhang nanganganib. Admiral Doy, nakabantay lang doon, pwede siyang bigyan ng kantahan dito. Pero nakita, ayan na nga ata mga kaibigan, na normal na naman, pero wala na naman damage na manggagaling sa FNS Emperor dito. Op, Lasin Santi, pinutok agad para nga naman mabuhay sa nagbabadyang kill dito. Pero middle lane, natakpan yung Hylos. Oh, ayun na, kinantahan. Talaga namang patay. Oh, dali. Pero muntik pa tumama ang racket ni Kimi dito, pero it's safe. It's all good in the hood. Score natin, 7-7 lamang ang new era, mga bases, 4K gold lead. Pero sa kill score, iba talaga? Nagkakas na, nagchat-chat pa. Kakaiba talaga ang idol natin. Shoutout sa mga efforts natin dyan, lalo na kaya Luigi Semi. Tem, baka naman, Tem. Matulungan mo ang tropa. May nakikipagkamustahan lang naman, di ba? Sa pagkatapoy, naka-block. San taon na ako naka-block dun? Mga besties. Ano ka block ba? Oo, tagal na. Papan-block natin yan. Mamaya. Salamat naman. Dako, mga kaibigan. Grabe naman talaga ang Nuira dito. Mga bestie wap ha, kaklaruhin ko lang po, hindi po ako babaero dahil wala naman po akong girlfriend, single po ako. Tama. Okay? Tama. Ito na mga bestie wap. So, eto'y, muntik pa dito. Si Andre, flicker out. Ganda naman, iniwan siya na dun. Si Roro, walang may gusto sa kanyang sumalo ng Last Insanity. Eh, no? Talagang ilag na ilag sa kanyang players ng Nuira, mga bestie, si T6 dito. Naku po, sakto-sakto lang buhay niya sa isang tira ng Tori dito. No. Whoop! Ay, nagda-drop name, oh. Sino daw? Nagda-drop name. Nagda-drop name yun, ah. Ayos yun, ah. Pero Ares dito, unstoppable force, patay agad. So, katulad yung sinabi mo dun sa Exburg, walang gustong sumalo sa kanya. Yung tipong kakausapin mo, tas pag na-fall sa'yo, papabayaan mo na lang. Yun yung nararamdaman ngayon ng FNS Emperor using that X-Borg. Pero galing sa backlane si Kuroko, mukhang si Zack yung magiging punterian niya dito. Nawala, op, nauntog pa yung dalawa. Pero eto na nga, yung apoy na ipinibigay ni Roro 77. Nakulong! Nag-isa sa kanyang sariling mantika ang isang ano dito, X-Borg.
Nag-isa tol. Sariling mantika, parang ano yun, pinritong ano, taba, ganun. Oo, sarap nun. Sarap nga nun. Pre, tama-tama nga yung reference mo dyan. Pero eto na, naupo 10-minute game time, tier 3 tower. Pero naku po, it's too late or it's too early rather for that glorious pathway. But it's fine. Nandun lang din man, diverted naman na din ang attention nila sa middle lane. Eto si Mats, nakasimple lang. Naku po, grabe naman din. Pero magkakalord na, relax lang. Atras muna. Atras muna, new era. Naku po, Finnish Emperor's, lumit ang base bigla dun. Huwag kayo magpakampante kasi pag nagiging kampante kayo, doon nawawala yung tao. Pero eto na nga mga kaibigan, mid lane, patay! Yung Thamus, buhay pa rin dito! Last Insanity, binigay agad! Uy, Thamus, multi kang pa siyang makapatay! And nakapatay po yung Kimi Unstoppable, plus ang damage ni Six or the Hylos, habang si Ares, sumisimple lang. Actually, kayang tapusin ng new era to kasi tatlo yung or dalawa yung patay sa team ng FNS Emperors. And Valir, napakaganda ng ginagawa ng Valir dito. And hindi nila napapansin ang lahat. Pero tower doon sa top lane ang gusto nilang basagin. Ayong God, mag-slide in, slide up lang mga kaibigan. Pero eto na yung mga minions. Patay agad, kinalmot. Saga namang masakit naman yan. Pero naku, medyo, kailangan mo umuwi. Delegates mga best up. Tower lock ata, pero tower defense naman dito para sa FNS Emperors. Pero yun nga lang mga kaibigan. Di ba lang tayo napakitaan ng napaka-intense fight for this game number 2 and that will go to New Era 3.